Mga kapatid, sa pananampalataya, parating na naman po ang Christmas. Kapaskuhan. Pumasok na po. Disyembre 4 ngayon, 2020. Parating na po ang Disyembre 25, kung tawagin Christmas. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na season of Christmas. At marami na naman po, alisto kayo, mga kapatid. Marami na naman po ang kamuslima na magkukonvert sa Kristyanismo. Hindi na mapapagod sa atin ang mga kaparian at mga kapasturan. Marami po ang Muslim na magkukonvert ng Kristyano. Mamaya po, patunayan natin sa dulo ng ating khotbah, paano ang Muslim magkukonvert. Nang wala kang kaalam-alam, kapatid, ikaw ay magkukonvert. Ang Christmas, para po sa mga kakristyanuhan, is a season of love, season of giving, season of happiness and enjoyment. Para sa mga kababayan natin na kakristyanuhan, ang Christmas, panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan, kaligayahan, aliw at laro. Ngunit para sa atin ang mga Muslim, ang Christmas, halos sumambulat ang kalangitan, halos magkanda biyak-biyak ang mga kalupaan, halos gumuho ang mga bundok sa dahilan na ginawa nila ang Allah na nagkaanak ng bugtong na anak na lalaki. Iyan po ang kahulugan ng Christmas. Kung sakaling hindi niyo alam, bilang katibayan, chapter 19, verse 88, Quranul Karim. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Waqalu takadar rahmanu walada. Malapit-lapit na pagkahulugan. At kanilang sinabi, ang mahabagin, ibig sabihin na ang mahabagin, ang Allah ang tinutukoy. Ang mahabagin ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Allahu Akbar. Nakita mong ibig sabihin ng Pasko? Insulto, lapastangan. Lapastangan na Shirkul Akbar. Hindi lang Shirkul Akbar, lapastangan. Ibig sabihin ng lapastangan, kataas-taasan na insulto sa Panginoon. Pagkatapos, tuwang-tuwa ka pa, pabati-bati ka pa ng Merry Christmas. Alam mo ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry, maligaya. Chris, Kristo. Mas, samba. Mesa, sa Tagalog, mesa, samba. Maligaya, Kristo, samba. Pag inayos mo yung grammar, maligayang samba kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng Merry Christmas. Shirkul Akbar. Pagkatapos tuwang-tuwa ka ba? Isang salita na pagkasama-sama na salita. Chapter 19, verse 89. Lakad jetum shay'an idda. Katiyakan, kayo ay nakagawa. Ibig sabihin na nakagawa, nakapagsabi, nakapagbigkas. Katiyakan, kayo ay nakagawa ng isang bagay na kakilakilabot. Kahindik-hindik, kasama-sama. Mga kapatid, sa pananampalataya, halos sumabog ang langit. Ganito katindi na kasalanan ang ipinagdiriwang sa Christmas. Ang ipinagdiriwang ay ang bigyan nila ang Allah ng anak na halos sumabog ang kalangitan. Halos magkabiyak-biyak ang mga lupa. Halos magkandadurog ang bundok. Katibayan, chapter 19, verse 90. Takadu samawatu yatafattarna minhu watansyakul ardu watakirrul jibalu hadda. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag mula rito, mula sa salitang ito.
na ang Allah binigyan nila ng anak. At yan ang ipinagdiriwang po sa Christmas. Baka hindi mo alam na Muslim ka. Ulitin natin, basa. Ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag mula rito. Ang lupa ay magkabiyak-biyak. Ang mga bundok ay gumuho sa matinding pagkawasak. Ito po ang Christmas. Abay, tuwang-tuwa ka pa. Halos magkandarapa ka ng magulang sa palengke sa kahahanap ng Christmas gift ng anak mo na pasasalihin mo sa Christmas party noong wala pang pandemic. Ngayong pandemic, walang Christmas. Pagkatapos ng pandemic, balik na naman sa Christmas. Allahu Akbar. Pagkasama-sama, bakit halos sumabog ang universe? Bakit? Sagot, chapter 19, verse 91, Quranul Karim. Anda'aw lirrahmani walada, sapagkat kanilang iniakibat sa mahabagin ang isang anak na lalaki. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, ito po, blasphemous, Shirkul Akbar. Sabi nung nanay, bro, kaya ko pinapaatin ang anak ko sa Christmas party sa paaralan. Babawasan po nila ng grado pag hindi ko pinaatin ang anak ko. Para malaman mo, mamaya po, babasahin ko sa inyo ang batas ng Department of Education tungkol sa anak ng Muslim, hindi pwedeng pasalihin sa Christmas. Mayroon mismong batas, babasahin ko sa inyo, para ipakita mo sa teacher ng anak mo, bawal ang anak ng Muslim paatinin ang Christmas party. Sabi naman ng mama, bro, kailangan kumatin ng party dahil tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako kumatin ng party. Mamaya po, babasahin ko sa iyong batas ng Pilipinas. Bawal sa Muslim na empleyado ang pilitin paatinin ng Christmas party. Hindi mo kasi alam ang batas. Kaya niluluko tayo ng mga yan. Alamin mo ang batas. Mamaya po, basahin ko sa inyo ang batas. Sakasakaling hindi mo magets ang batas na babasahin ko sa inyo sa unang basa ng khutba na ito, pwede mong pakinggan sa YouTube. Ito pong khutba na ito naka-record. Ito ang recorder natin. Puntahan mo sa YouTube, Gemba Sermon. Hanapin mo. Gemba Sermon, hanapin mo ang pinaka-latest na entry. Itong Desyembre 4, 2020. Hanapin mo sa YouTube. Mamayang gabi, i-upload natin, inshallah. Or, kung ayaw mong puntahan sa YouTube, pagkatapos ng khutba, lumapit ka. Pagkatapos ng prayer, i-bluetooth ko sa'yo mismo ang khutba para malaman mo ang iyong panlaban na legal. Ngayon, talakayin muna natin ang apat na pinakamalalaking dahilan bakit haram sa Muslim ang Christmas celebration. Para po maunawaan natin, dahilan sa hindi natin alam, walang nagpapaabot sa atin, bihira lang nagkukutba nito, at dahilan sa kukunti ang nagkukutba nito, ang buong akala ng sambayanan, matamis ang Christmas, masarap ang Christmas, enjoyable ang Christmas, pagkakakitaan ang Christmas. Allahu Akbar. At kapag ikaw ay dumating para ipagbawal mo, sasabihin nila, ibaan mo ang ustad na yan, nakakasira ng negosyo. Subhanallah, ibinaban ka hindi dahil sa mali ang katuruan mo, ibinaban ka dahil nakasanayan na nila ang haram, naging bahagi na ng buhay nila ang haram, naging matamis na sa kanila ang haram, at pag sinabi mo yan ay haram, pigilan na, sasabihin nila, ikaw ang masama. Ganyan katindi, dahil tahimik tayo, walang nagkukutba, naging mangma ang sambayanan. Ngayon, isa-isay natin ang mga dahilan. Apat lang sa pinakamalalaking dahilan bakit haram ang Christmas. Number one, ang Christmas ay haram sapagkat ito ang araw na ipinagdiriwang ang kapanganakan daw.
Bakit mayroong daw? Kapanganakan daw. Dahil hindi naman talaga ipinanganak si Hesus Kristo na Disyembre 25. Lahat ng pari sa buong mundo, alam nila na hindi ipinanganak si Hesus Kristo ng Disyembre 25. Ginaya nila ang konsepto ng Disyembre 25 sa mga Grigo na sumasamba sa araw. Si ang mga Grigo ang nag-imbento ng konsepto ng Disyembre 25, ginaya ng mga Romano kaparian at ginawa nilang birth ni Jesus alayhi salam. Bakit bawal ang Christmas? Number one, nasa dahilan, ipinagdiriwang ang kapanganakan daw kay Hesus Kristo. Propeta Jesus alayhi salam. Hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kundi ay bilang anak daw ng Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Hindi lang Shirkul Akbar, lapas tangan na Shirkul Akbar. Pagkasama-sama ng salita na halos sumabog ang universe. Pagkatapos, tuwang-tuwa ka pa na Muslim. Ikaw mismo na Muslim, nag-o-organize ng Christmas party. Pinapalitan mo lang ang pangalan ng Christmas party ng year-ender party, family reunion party, cultural party, Thanksgiving party, kung ano-anong kalukuhan, sinong niluloko mo, sarili mo. Pagdating ng Disyembre, lahat ng events dyan konektado sa Christmas. Hindi ka ba pwede na mag-Thanksgiving party, Eid al-Adha, Eid al-Fitr? Hindi ka ba pwede na ikaw ay mag-family reunion party, Eid al-Adha, Eid al-Fitr? Bakit itatama mo pa sa Disyembre na ang tatapatan mo ay season of Shirkul Akbar, season of Kufrul Akbar, season of Christmas? Sige nga, tuwang-tuwa ka pa? Hindi mo alam ano ang sinasabayan mo na event? Pagkasama-sama sa lahat ng kasamaan. Pinakamasama sa lahat ng kasamaan ng Shirkul Akbar. At ang pinakamasama sa lahat ng Shirkul Akbar ay ang lapastangan, blasphemous, lapastangan. Ibig sabihin ng lapastangan, alimura. Para maintindihan mo yung sinasabi ng lapastangan, alimura. Inaalimura ang Allah, tapos tuwang-tuwa ka. Nakikipagbatian ka pa ng Merry Christmas. Hindi mo alam, minumura mo ang Panginoon mo. Subhanallah. Kailangan Muslim maging edukado ka. Saan ang katibayan na pinapanganak nila Allah? Chapter 9, verse 30, Quranul Karim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Chapter 9 verse 30 Quran al-Karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Alam ninyo mga kapatid, pasintabi lang. Alam namin na ang kotba na ito, madudurog ang puso mo. Alam namin na itong kotba na ito, pampadurog ng puso ng mga tatamaan. Kahit na swilduhan pa ninyo kami ng libo-libo, hindi kami tatayo rito na alam namin na madudurog ang puso mo. Ang dahilan kung bakit lakas loob na tumatayo kami rito kahit alam namin na galit kayo. Dahilan sa aming malasakit. Magalit ka man sa hindi, madurog man ang puso mo, ipaparating namin sa iyo ang kaligtasan mo. Kaya yan po ang katotohanan kung bakit kami nakatayo rito, na alam namin na galit ang karamihan dito. Na nga, nagmamahal na ng Christmas, naging bahagi na ng dugot laman ng Christmas, dahil walang nagbabawal ng Christmas. Basa. Malapit-lapit na kahulugan, nung binasa ko ayah. At ang mga Hudyo ay nagsasabing si Ezra ay anak na lalaki ng Allah. At ang mga Kristiyano ay nagsasabing ang Mesiyas,
Mesiyas, ibig sabihin Kristo, ay anak na lalaki ng Allah. Yan ang pananalitang namumutawi sa kanilang mga bibig, kanilang tinutularan ang mga pananalita niyaong mga taong hindi nananampalataya noon. Sila ay isinumpa at winasak ng Allah. Paano nga bang sila ay nalinlang mula sa katotohanan? Ito po ay napakalinaw na Shirkul Akbar. Ngunit tulad ng sinabi natin, dahilan sa walang nagkukutba. Kung may kutba, may magkutba, paminsan-minsan pahapyaw lang. Dahilan sa walang nagkukutba, hindi po alam ng sambayanan. So sabi ng sambayanan, malay ko, hindi, ganyan pala ang Christmas, hindi ko alam. At bakit naman walang nagkukutba? Kahit mayroong alam, yung tao, ayaw niyang ikutba. Bakit? Hindi. Dahil mayroong mga masjid na kapag ikinutba mo ang ganitong topiko, ban ka kaagad. Halos 7 taon akong naban sa masjid na ito. Halos 7 taon akong hindi nakapagkutba sa masjid na ito dahil ikinutba ko noon Christmas. Para malaman ninyo. Malalaking masjid, ibaban ka. Dahilan sa nakasanayan na ang haram, naging bahagi na ng buhay ng Muslim ang haram ng Christmas. Naging enjoyment, naging katuwaan, naging happy-happy, naging lami-lami na ang Christmas. Dumating ka para ipagbawal, ikaw ngayon ang kontrabida. Iyan po ang dahilan. Kaya ang nangyari sa mga nagkukutba, bulag, pipi at bingi. Wala silang nakita. Wala silang narinig. Ayaw nila magsalita. Anong resulta? Tuloy-tuloy ang sambayanan sa apoy ng impyerno. Palayo ng Allah. Shirkul Akbar. Halimbawa, Noche Buena. Noche Buena. 24 ng gabi, pagpasok ng 25, midnight, ang tawag rito, Noche Buena. Midnight meal. Kakain, iaalay ang pagkain kay Hesukristo, i-welcome ang manunubos, i-welcome ang tagapagligtas, maghahay ng pagkain. Ang tawag sa pagkain na yan ay pagkain alay, pagkain offering. Sa Islam, ang pag-aalay ng liban sa Allah ay Shirkul Akbar. Kung diyan ka mamatay sa gabing iyan at hindi ka nakapagtawa, anong mangyayari sa iyo? Basa chapter 5 verse 22. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Malapit-lapit na pakahulugan. Katotohanan, ang sinumang nagtatambal sa Allah, katiyakang ipagkakait ng Allah ang paraiso sa kanya, ibaban siya ng Allah sa paraiso. Pagbabawalan siya ng Allah sa paraiso. Katotohanan, sino man ang nagtatambal sa Allah, katiyakang ipagkakait ng Allah ang paraiso sa kanya, at ang apoy ang kanya magiging tirahan, at sa mga gumagawa ng kasamaan sa kanila ay walang makakatulong. Paano kung doon ka mamatay? Sa gabing yaon, tuwang-tuwa ka sa pag-celebrate ng kapanganakan kay Jesus bilang anak raw ng Allah. Di namatay ka na mushrik. Subhanallah. Pangalawang dahilan, bakit haram ang Christmas? Ang lahat ng mga gawain sa Christmas, ano ba mga gawain sa Christmas? Bumati ka ng Merry Christmas. Paatinin mo anak mo ng Christmas party sa paaralan. Ikaw mismo umatin ng Christmas party sa inyong kumpanya. Ikaw mismo na Muslim, mag-organize ng Christmas party. Pinapalitan mo lang ng pangalan. O kaya nagbebenta ka. Eto, mga negosyante, siguradong marami ang masasapol dito. Pasintabi po, bato-bato sa langit, trabaho lang. Negosyante, nagbebenta ka ng Christmas light, Christmas lantern, Christmas tree,
Santa Claus, Christmas song. Walang paggagamitan dyan maliban sa Christmas. Hindi yan gagamitin sa Idul Fitr, Idul Adha. Pakinggan mo yung lyrics ng mga awiting Pamasko. Pakinggan mo yung mga binibenta mong Christmas song na dinadownload mo sa cellphone ng mga kakristyanuhan. Pakinggan mo. Lahat ng wording ay Sier Kola Akbar. Kapag namatay ka na hindi ka nakapagtawa, tupo ka sa apoy. Yang mga paninda ninyo na panindang para i-promote ang Christmas, pag namatay ka na hindi ka nakapagtawa, tupo ka sa apoy. Hintuan na yan, mga kapatid. Lahat ng mga gawain sa Christmas na inisa-isa natin ay lahat konektado kay Propeta Jesus. Sa kanyang pagiging ginawa nila na Almasi. Ano ibig sabihin ng Almasi? The Christ, ang Kristo. At ang Allah, ito ang kanilang Christmas celebration. Ito ang isa sa diwa ng Christmas. Ito ang isa sa kahulugan ng Christmas. Itanong mo sa mga pari, itanong mo sa mga Christian religious scholars, ano ang diwa ng Christmas? Ay isa sa kahulugan ng Christmas? Ang Allah ay siya rin ang Kristo. Ang Kristo, siya rin ang Allah. Ang Allah ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, ang manlilikha, siya rin ang nilikha. Ang nilikha, siya rin ang manlilikha. Anong tawag rito? Hindi ba Sier Kola Akbar? Ito po ang kahulugan ng Christmas. Ito po ang ipinagdiriwang kapag Christmas. Ipinagdiriwang na ang Allah ay naging Kristo. Ang Allah naging Almasi. At ang Almasi, Kristo, siya rin ang Allah. Tapos tuwang tuwa ka. Kumikita ka na limpak-limpak na salapi mula rito. Nang wala kang kamalay-malay, wala kang kaalam-alam. Subhanallah. Katibayan, chapter 5, verse 72, Quranul Karim. Lakad kafara alladhina kaalu inna allaha huwa almasih ibn maryam. Malapit-lapit na kahulugan. Katiyakan, hindi mananampalataya. Kapag po tinatagalog natin, hindi masakit sa tainga. Hindi mananampalataya. Pero pag inarabic natin, napakasakit sa tainga. Kafir. Ibig sabihin na hindi mananampalataya, kafir. Ulitin natin. Katiyakan, kafir. Yaong mga nagsasabing, ang Allah, ang Mesiyas na anak ni Maria. Ito po ang kahulugan ng Christmas. Maliwanag na maliwanag. Mga kapatid, sa pananampalataya, sabi nung nangangatwira na Muslim, ang kanirang intensyon, hindi naman siya naniniwala na ang Allah ay nagkaanak. Hindi rin siya naniniwala na ang Allah at ang Mesiyas iisa. Negosyo lang daw. Pakisama lang daw. Subhanallah. Hindi po masama ang makisama. Basta pakikisama sa gawain na kalugod-lugod sa Panginoong Allah. Makisama. Ngunit kung ang pakikisamahan mo ay isang gawain na kapuot-puot sa paningin ng Allah, halos ikasabog ng universe, manigas sila. Bakit ka makikisama? Ha? Bakit ka makikisama? Sasabihin mo negosyo lang? Anong negosyo lang? Kapatid, sa pananampalataya, matakot ka sa Allah, katakutan mo ang Allah, tinutulungan mo ang pinakakataas-taasan ng mangkar. Pinakaminus porsyento, pinakaminus komisyon sa Sier Kola Akbar ang makakamit mo. Subhanallah. Allahu Akbar. Pangatlong dahilan, bakit harap ang Christmas? Reviewin natin, baka makalimutan mo. Unang dahilan, bakit bawal ang Christmas sa atin ng mga Muslim? Pinapanganak nilang Allah. Nalapastangan na Sier Kola Akbar. Pangalawang dahilan, ginawa nila ang Allah at ng Kristo na iisa. Pangatlong dahilan, mabuting nire-review natin para hindi makalimutan. Apat lang ito na dahilan na kailangan matandaan mo para sabihin mo rin sa pamilya mo. Pangatlong dahilan, kasama sa ipinagdiriwang sa Christmas ang tinatawag na doktrina ng Trinidad.
the doctrine of Trinity. Nang ibig sabihin ng doctrine of Trinity, ang Diyos raw ay tatlo. Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Allah Akbar. Ayon sa kanila, ang Allah ay pangatlo lamang sa tatlong Diyos. Ito po ang kasamang ipinagdiriwang kapag Christmas, ipinagdiriwang na ang Allah ay pangatlo lamang sa tatlong Diyos. Saan ang katiben? Chapter 5, verse 23, Quranul Karim. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Malapit-lapit na ba kahulugan? Para maintindihan mo, hindi biro-biro po ito. Kasi nakasanay na ng Muslim, kaya naging biro-biro na lang. Pabati-bati ka ng Merry Christmas. Yang dila mo na ibinigay siya ng Allah, salib na ibigkas mo ng kaisahan ng Allah, binigkas mo para insultuhin mo ang Allah. Ito yung kahulugan? Katiyakan. Tagalog na naman. Hindi na nanampalataya. Tinatagalog ng translator. Huwag natin tagalogin ang hindi mananampalataya para madiin ang dating sa ating mga puso. Katiyakan, kafir, yaong mga nagsasabing ang Allah ay ikatlo sa tatlo. Subalit walang Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Diyos. At kung sila ay hindi magsisitigil sa anumang kanilang pinagsasasabi, katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya mula sa kanila ay daratnan ng isang mahapdi na kaparusahan. Ang pinakabuod po ng Christmas celebration, kapatid, para malaman mo, ay Sirkul Akbar. Nalapastangan na Sirkul Akbar. Pinakamasama sa lahat ng kasamaan na hindi ka mawawala sa impyernong apoy kapag ikaw ay nagtapos sa Sirkul Akbar. Pumatay, pwede pang patawarin ng Allah. Ang magzina, pwedeng patawarin ng Allah lahat ng kasalanan. Kung ikaw ay Muslim, mapupunta ka pa rin sa paraiso. Ngunit ang Sirkul Akbar, walang paraiso. Lahat ng nagawa mong kabutihan, isang beses ka lang gumawa ng Sirkul Akbar, lahat ng nagawa mong ibadah, burado. Ang iyong hajj, burado. Ang iyong umrah, burado. Ang iyong fasting, burado. Ang iyong salah, burado. Ang iyong zakat, burado. Ang iyong tahajjud, burado. Pati na ang iyong jihad, burado. Katibayan. Chapter 6, verse 88, Quranul Karim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Malapit-lapit na pakahulugan. Subalit kung sila ay nagtambal ng iba bukod sa Allah, ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kabuluhan para sa kanila. Borado lahat ng ginawa mo na ibadah. Isang beses ka lang gumawa ng Sirkul Akbar. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, maging maingat tayo itong parating na Disyembre 25. Nandito na tayo sa season of Christmas. Papasok na ang Disyembre 25, ang pinaka tuktok ng pagdiriwang ng Christmas. Pangapat na dahilan, last na dahilan. Bakit haram sa atin ang Christmas? Reviewin natin, baka makalimutan mo. Number 1, pinapanganak nila ang Allah. Number 2, ginawa nila ang Allah at ng Kristo iisa. Subhanallah. Ang Allah ay walang kaisa. Siya ay nag-iisa. Iba yung nag-iisa sa mayroong kaisa. Ang Allah walang kaisa. Siya ay mag-isa, nag-iisa. Pangatlong dahilan, bakit bawal? Ginawa nila ang Allah na pangatlo sa tatlong Diyos. Then number 4 na dahilan, panggagaya.
Pagsabi mo ng Merry Christmas, ginagaya mo mga kufar, mga mushrikun. Kung ikaw ay binati ng kapwa mo Muslim ng Merry Christmas. Kung halimbawa katulad namin, Maranao, sagutin mo rin ng Maranao, Turuong kawallah. Kung ang bumati sa'yo ay nakakaintindi ng Tagalog, sagutin mo, Patnubayan kanawa ng Allah. Kung ang bumati sa'yo ay English, sabihin mo, May Allah guide you. Hindi ko alam paano sa Tausug, paano sa Maguindanao, paano sa Yakan. Sagutin mo! Huwag mong sagutin na Merry Christmas. Ang isagot mo, Patnubayan kanawa ng Allah. Kapag sinagot mo ng Merry Christmas, sabit ka. So ang isasagot mo kapag binati ka ng non-Muslim, Merry Christmas, sabihin mo, Patnubayan kanawa ng Allah. Or, May Allah guide you. Subhanallah. Tungkol sa panggagaya. Ordinaryo lang na panggagaya. Kung ang ginagaya mo kuffar, ikaw naging kafir. Kung ang ginagaya mo musyrikun, ikaw naging musyrik. Ano pa kaya itong panggagaya na ang ginagaya mo ay ang pag-alimura, pag-insulto sa Panginoon mo? Subhanallah, hindi mo magets-gets. Sabi ng hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nanggagaya sa isang sambayanan ay kaisa nila. Hadith Abu Dawud, hadith number 4031, hadith Ahmad, volume 2, hadith number 50. Para kompletong reference, para kapag pinakinggan mo sa YouTube, pwede mong i-double check kasi kompleto ang reference. Kapatid sa pananampalataya, ano ang tafsir ng mga ulama tungkol sa kaisa nila? Sino man ang nanggagaya sa isang sambayanan ay kaisa nila. Anong ibig sabihin ng kaisa nila? Ayon sa tafsir ng mga ulama, sa dahilan na ang ginagaya mo mga musyrikun sa pagdiriwang ng Christmas, yung pagsabi mong Merry Christmas, panggagaya. Yung patidin mong anak mo sa Christmas party ng paaralan, ginagaya mo yung mga magulang ng mga musyrikun. Yung ikaw mismo umatin sa Christmas party, ginagaya mo yung mga musyrikun. Yang pagbebenta mo ng mga paninda na walang pagagamitan kundi Christmas, ginagaya mo ang mga musyrikun. At ano ang kanilang tafsir? Kung ang ginagaya mo mga musyrikun, ikaw ay kaisa nila, ibig sabihin ikaw ay nagiging musyrik din. Allahu Akbar. Patawad po, pero ito talaga ang totoo. Ngayon, balikan natin ikinakatwira ng mga kapatid natin. Sabi ng mga kapatid natin, nasa puso ko ang kalima la ilaha illallah. Hindi ako naniniwala na ang Allah ay nagkaanak. Hindi ako naniniwala na ang Allah ay siya rin mismo ang Misaya. Hindi ako naniniwala na ang Allah ay naging tatlo. Hindi po kami nanggagaya. Business lang. Negosyo lang. Subhanallah. Nabanggit po sa hadith, kapag ang kafir bibili ng iyong ubas, grapes, para gagawing alak, haram para sa iyo na pagbintahan mo siya ng grapes na alam mo na gagamitin niyang alak, gagawing alak. Alam na alam mo na ang paninda mo ay gagamitin sa Christmas. Sabit ka. Kapag ang kafir bibili siya ng armas at ang armas na yan gagamitin laban sa mga Muslim, haram para sa iyo. Hadith ito, hadith, binabasa ko sa inyo. Haram para sa inyo na Muslim na bintahan mo ng armas ang kalaban ng Islam. So ano pa kaya kung itong ibinibinta mo, hindi lang ito gagamitin sa haram, kundi gagamitin ito para nang sa gayon ipagdiwang ang isang piyesta na ang ipinagdiriwang ay ang pag-alimura, pag-insulto sa iyong Panginoon. Hindi mo pa rin magets? Gaano man katindi ang puso mo sa la ilaha illallah, kapatid sa pananampalataya, sabit ka. Katibayan, chapter 5, verse 2, Quranul Karim. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, wattakullaha innallaha shadidul iqab. Malapit-lapit na pakahulugan. Subalit, huwag kayong magtulungan
sa isa't isa sa gawaing makasalanan at paglabag at matakot kayo sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Sa simpleng usaping legal. Simpleng usaping legal. Kapag tinulungan mo ang kriminal sa kanyang gawaing krimen, kriminal ka na rin. Tulungan mo yung nagre-repack ng shabu, mag-repack ka rin. Pagdating ng pulis, siguradong-sigurado muntin lupa ka. Ano pa kaya sa Circle Akbar? Ano pa kaya kung hindi lang Circle Akbar, kundi Circle Akbar na alimura sa Panginoon mo, ang mismong tinutulungan mo.